seating arrangement. Oh, dito po. isa lang po ang aking obra, yung kung sa kuhosako malalim yung ibig sabihin ng kuhot sa kasako, is sa akin po ay pugad baboy. Literalo yung ibig sabihin. Sa itong village ng matatabang tao na binasi ko sa buong pamilya namin. Yung buong pamilya kasi namin mga artist din, at sila naging professional singers. Ako lang po yung ganito yung boses, kaya nag-drawing na lang ako ng comics. Rod Stewart. Kwarto ko section po ako nagtrabaho pa sa inquire. Tapos nag-assign ako, nalipot ako sa Rappler. Napunta ako ng, nasisante ako sa Rappler. Tapos nalipot ako ng Star. Nasisante rin ako, kaya madalas ako nasa mga comics conventions. Self-published din ako, kagaya nila Marius sa kanila ng office mates at saka Melkas Limited, kailangan mo masangkay. Kaya nung naalala kong self-published ako, gumawa rin ako ng comics na medyo offbeat kaya ni Marius. Naalala ko kasi na wala akong editor eh. Kaya bukod dito, gumawa din ako ng Blood of the Shinobi na napaka-wholesome na comics. May nudity, may profanity, kaya yung mga nagtanggal dito kanina na OBI. Yun, gumawa ako lang ganun. Dahil sabi ko, wala naman ako editor eh. Naglabas ako medyo, may extreme violence siya, para lang may iba. Kasi nga, kadalasan sa mga comics, makikita mo, sasabihin ng editors, sasabihin ng mga isa mga readers na rin, huwag mo ilabas yan. Masyado tayong politically correct ngayon eh. Yun ang pumapatay sa comedy. Yung masyadong sensitive ng mga tao na pag may pinost ka sa Facebook na isang bagay, sigurado may ma-offend. At since binigyan natin sila ng power na magbigay kagad ng feedback, ini-engage nila tayo, minsan para lang makasal o para lang ipakita yung overly sensitive nature nila. Kaya bilang protesta, nilabas ko yung comics na. Kaya yun ang mga tinatampo ko, yun nga, Pugad Baboy, ang spin-off ko na Blood of the Shinobi, ang kanyang prequel na Coming of Age. At coming na po yung iba pang mga graphic novels na may time na akong gawin. Dahil wala na akong trabaho. Maraming salamat.